Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naglabas ng bagong larawan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa person of interest kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Jonel Estomo, galing ang larawan sa CCTV camera sa kalsadang dinaanan ni Lapid bago siya barilin ng suspect noong October 3. Kaugnay nito, kinumpirma ni Estomo na umakyat na sa 6.5 milyon pesos ang pabuya para sa mabilis na ikareresolba ng kaso ng pagpatay sa mamamahayag. Samantala, inihayag ngayon ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP na handa silang magbigay ng seguridad sa mga miyembro ng media na nakatatanggap ng pagbabanta sa kanilang buhay. Sa isang press conference, sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. na maaaring i-report sa kanila kung may banta sa buhay ang kagawad ng media sa pagganap sa kanilang trabaho. Issue ng right-sizing, budget modernization, economic recovery at unified system of separation, retirement and pension ang pinag-usapan sa unang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang. Ito ang mga usaping inilatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpupulong. Nangako naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na ipapasa nila ang anim na panukalang batas bago matapos ang kasalukuyang taon. Kinabibilangan ito ng pagbuo ng Center for Disease Control and Prevention at ang Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. Kasama rin sa panukalang batas ang pagtatatag ng Virology Science and Technology Institute of the Philippines, amendments to the Build Operate Transfer Law at ang condonation of unpaid amortization and interest on loans of agrarian reform beneficiaries. Kinumpirma naman ni House Speaker Martin Romualdez na magiging prioridad ng 19th Congress ang legislative measures na nais maipasa ng Chief Executive. Ipinababasura ni Senator Nancy Binay ang One Health Pass dahil sa dagsa ng reklamo ng mga biyahero sa abalang dulot nito sa screening system. Saad ni Binay, liban sa maaaring ikadismaya ng potential tourists, hindi praktikal at nagdudulot ng abala sa balikbayan at overseas Filipino workers o OFWs ang dagdag na screening kahit kompleto na sa bakuna, booster shot at cleared na rin sa quarantine period. Dagdag pa niya, naging sanhi na rin ito ng scam kaya nagbabala ang gobyerno sa websites na nanghihingi ng bayad kapalit ang fake pass at makabubuti kung magkakaroon lamang ng mas simpleng proseso. Hinatulan ng Sandigan Bayan ang 128 taong pagkakakulong si dating Mayor Datu Sahid Islam Ampatuan dahil sa kasong multiple graft at malversation. Si Ampatuan, na Vice Mayor ngayon ng Sharif Saidona Mustafa Maguindanao, ay napatunayang guilty sa paggamit ng aabot sa 79 million pesos na public funds gamit ang peking dokumento. Si Ampatuan ay nasangkot sa Maguindanao Massacre kasama ang kapatid na si Andal Jr. at Zaldi, bagamat napawalang sala siya noong 2019 sa naturang kaso. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.